ako kasi naniniwala ko na mistresses are, of course, the characters are flawed, pero tao rin sila. It just so happens that they fell in love with the wrong person, which is a married guy. Or kung hindi man married guy, somebody who's in a relationship with another person. Well, ang perspective ko kasi sa mga mistress, especially before, parang inis na inis ako sa kanila na parang they are destroyers of relationships, of families, of children's happiness. Parang ganun kalala eh. Pero ever since na parang may iba't ibang klaseng movies na lumabas about mistresses, syempre may iba't ibang situations. Hindi ko naman sinasabing mababait sila. I'm not saying that. Pero may mga situations kasi na parang you can't also blame them. Iba-iba yung design, syempre, ng character, no? Sa When the Love is Gone, it was a wife who agreed to share the husband for the sake of the daughter. Palaban yung mistress doon, di ba? And the mistress was also going through something, but in the end, you know, siya rin yung nagbayad ng kasalanan niya. Nandiyan ba ang asawa ko na asawa mo na asawa na buong bayan? Pinagpalit ka na niya, ako na yung mahal niya. Sabihin mo kay Eman, umuwi siya ng bahay para makipag-usap sa akin. Pag nagawa mo yon, iyong-iyo na siya. Ipitin mo man dyan sa kilikili mo, isaksak mo pa sa baga mo, wala akong pakialam. I think one of the realizations that I have is that mistresses could also be a victim. Victim of love, victim of a person, victim of a situation. Madami eh. Makikita mo na hindi iisa lang ang mukha ng mistress. At hindi nanggagaling lang ang mistress ay isang punto na, okay, gusto lang niya manira ng isang relasyon. Meron siyang iba-ibang mukha at may iba-iba silang mga motibasyon kung bakit nila nagagawa yun. Ang daming mistresses, especially in this age, who are educated, actually more educated than the wives, na may pera. Hindi lang naman it's not just about the money. Yun yung sinasabi ko, na-in-love lang sila. Flawed kasi yung character eh. So parang na-in-love lang sila doon sa wrong guy, kaya sila naging mistress. For no other woman, it was a battle, di ba, between, parang walang may kasalanan eh. Walang, the wife was an ideal wife, di ba, na-in-love lang talaga yung lalaki doon sa mistress, ganon. But in the end, the husband chose to make things work. Kasi naniniwala kasi ako, ang thesis ko always sa ginagawa kong mistress movies is, ang Pinoy na lalaki, laging uuwi sa asawa niya. He can have 10 mistresses or just one mistress, but at the end of the day, they will go home to their wives, lalo na kapag may anak. Hindi ko alam kung bakit, kahit na mahal na mahal na mahal niya yung mistress niya, they will always go home to their wives. Maybe because that's how the Filipinos were raised by their parents and the generations before that. Someday. Antayin kita. Antayin kita. You know why I can wait? Because even if we become unmarried tomorrow, you're still my family. Yan naman ang forever natin. Forever tayong family.